Ingat na ingat sa trabaho si Roger kaya todo alcohol at palaging suot ang face mask. Pagpasok sa shop, iwas din siya kapag maraming tao para hindi mahawa sa COVID. Kung pupunta ako ng mall, kailangan mo pa rin mag-face shield. Dahil gawa ng kung hindi ka mag-face shield o kaya mag-face mask ka, no? Marami pa rin tao. Kung mahawa ako, paano yung pamilya ko? Nagtatrabaho ako. Kumakain kami na tatlong beses isang araw. Suwak sa sitwasyon ni Roger at iba pang mga Pilipinong exposed sa maraming tao o di kaya'y nakasalamuha ang mga COVID-positive patients ang bagong pag-aaral sa Molnupiravir, ang kauna-unahang gamot laban sa COVID-19. May permit na ang Molnupiravir para ireseta sa mga may mild to moderate COVID ang gagawing pag-aaral para naman malaman kung pwedeng prophylaxis o gamot na pwedeng inumin ang Molnupiravir para makaiwas na mahawa sa COVID. Mahigit 1,000 ang kailangang volunteer sa buong mundo. Kasali na ang 30 volunteers galing sa Pilipinas. Ang kriteriya, 18 years old pataas, walang sintomas ng COVID, hindi pa bakunado, may kasama sa bahay na nagpositibo sa COVID sa nakalipas na 5 araw at willing tumira kasama ang COVID positive sa loob ng 1 buwan. It's a little bit strict in the sense that we want to find out if it is because of the drug that's the reason why you're not developing COVID after getting exposed to somebody or to an index case who has COVID. Kapag matagumpay, malaking tulong daw ang preventive drug dahil hindi naman puro lang bakuna laban sa COVID. You cannot depend everything on a vaccine. There is no such thing as a vaccine that is 100% efficacious. If somebody tells you there is a vaccine that is 100% efficacious, they are lying. At kahit sa Omicron variant, may laban din ang Molnupiravir para sa isang eksperto. Your variants, the mutant strains, would still respond kasi dun sa core or inner mechanism nag-work yung Molnupiravir and not dun sa surface or dun sa superficial na spike proteins. Sa mga gustong mag-volunteer sa experiment, pwedeng kontakin ang 2 ospital na kasali sa clinical trial. 200 milligrams. Yes.